Dool-dool na po ako kanina mo. Karamihan yung karamdaman ko niyan. Pero napakabuti po ng Diyos. At isa po sa akin ang problema na isang drug addict po, sir. Lahat po ng isyo ng isang lalaki, napakabata po ng anak ko niyan. Isa pong nakaunang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung mga ugali niyang yun ay binago po ng ating pinakamamahal. And praise Lord. At nagpapasalamat din po ako sa pagpagaling niya sa aking karamdaman. Kasi po, sabi ng aking anak nung umipo sa bahay at nandun na po siya sa pastoral sa San Fernando noon, umipo siya sa amin. At nando pa po kami noon sa San Fernando. Mama, kanya sa akin, dumalo ka sa gawain na pinadaluan ko kanya. Ang Diyos doon, manggagamot kanya. Yung karamdaman mo yan, mama, pagpunta mo, pag-uwi mo, maganda na. Yan po ang sabi mo sa akin. Sabi ko sa aking anak, at matigas pa rin ang aking ulo. Anak, ako, andyan ka na nga, ikaw ako sa kanya. Hindi panalangin mo na lang ang aking katalingan. Ganyan po ang sinabi ko sa kanya. Mama, hindi ganyan, sabi mo sa akin. Dapat ipagtrabaho yung kagalingan. Sabi niya, ay na, yung pong sabi ng iyo, naintindihan ko po, dapat dumalurin ako sa gawain. Sabi niya, mama, uli suffer, sabi niya, kasi doon sa Pimborgos noon, sa San Fernando, hindi po kasi ang tao. Umuupa kami ng gymnasium sa San Fernando, doon ako dumalo. Malapit din lang sa bahay kanya sa akin. Paano ako makapunta, anak, hindi nga ako makabaho, nahihilo ako pa ako. Sabi niya, pa, akay ka kita ati, kay ati, dumalo kayo kanya. At gagawin ka, mama, sabi niya sa akin. Alam niyo, mga minamahal, hindi na po ako tumanggi. Talagang dumalo po kami noon. Nang unang linggo po ng Mayo 2000, yun po ang pagkasip ko dito. At nung dumalo po ako, papunta pa lang ako at papasok doon sa gymnasium. Ang pakiramdam ko, para akong lumulutang na, hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam na napakasaya ko na hindi na mumurugrema sa aking karamdaman. Ang saya-saya ko po. Alam niyo mga minamahal, katingin-tingin po ako sa mga katapi ko at nahiyarin po akong kasi year four po noon sumasayaw sila. Parang nahiya po akong sumayaw. Pero nung di nagtagal, sumasayaw na rin po ako. Hanggang sa umabot pa ng Soling, tumatayo na po akong nag-isa, hindi na ako nagpatakon sa aking mga anak. Ginaganon yun, uga-uga ko na po yung ulo ko. Ginaganon-ganon ko na po ang aking ulo. Hindi naman na ako nahihilo. Aba, talagang magaling naman gagamot ang Diyos dito. Pinagaling na ako kagad. Yun na sa isip ko. Talagang napakabait po ng Diyos dito. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pagligtas niya sa akin sa disgrasya. Kasi minsan po naghuhugas po ako sa amin, sa may bumbahan namin. Gusto ko matapos agad. Naghuhugas po ako. Parang may mayor nagsabi sa akin, umalis ka dyan. Halika, sabi niya, umalis ka dyan. Yun pong narinig ko. Lumingon po ako, kabi-kabi lang, wala naman pong tao. Pero yung pag-ingon ko ngayon, tumayo na nga ako, tignan kung ano yung taong pinapatayo niya ako doon. Hindi po ako natagalan. Ilang segundo lang po, bumalik din ako at gusto kong matapos yung inuugasan ko. Tinignan ko sa pinakakaupuan ko na upuan doon. May isang nyug na gagaulo po ng bata na naandun ako. Ay kung bumagsak pala sa akin yun, kung hindi ako, di kung bumagsak sa akin yung nyug na yun, hindi patay ako. Pero napakabait ko. Talagang tinatayo niya ako. Liligtas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga manamahal, noon dito rin kami sa gawain ito, dito sa Bangar. Ewan ko kung 2005, dito po kami dumadalo. Hindi po kami manali, kung dito
bago lang po ang audience natin dito. Alam niyo mga minamahal, para kami kawawa noon na binabato yung aming pinagsasambahan dyan sa Inariente. Talagang ganun ang nangyayari sa amin noon. Pero hindi po kami basta dumadalo lang kami. Dalo ng dalo hanggang sa hanggang ngayon, hindi po kami parang hindi man lang kami kumuhan sa pagdadalo. Kasi minsan po nagkakaroon din po ng problema kasi hindi po rorosas ang ating kung dito sa gawain ito. Meron din problema na pagsubok. Pero yung pagsubok na yun, yan po ang nagpatatag sa akin na ayaw kong lumiban sa gawain. Hindi po sa pagtataas. Ayaw kong umabsin sa gawain. Dalo ng Linggo, Merkulis, Biyernes. Pag Sabado, nandun po kami sa Bible study. Ngayon lang po na Sabado, wala ako sa Bible study kasi alam ko, dito rin ako gusto ko puntahan ang anniversary dito sa Bangal. Kaya, salamat po ako sa Panginoon at binigyan po niya ako ng kalakasan. Kasi, minsan po, itong tanda ko, 71 ko na rin po. Pag minsan, nakakaroon din po ng karamdaman. Nakakasakit din po ako. Pero wala po akong inaasang mapapagaling sa akin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. And hallelujah. Alam niyo mga minimahal, hindi ko makalimutan ang nangyari sa aming buhay, ang aking binabibiyanan. Nagtatrabaho po ng Maynila yung aking biyanan, tumawag po sa akin. Anak, ipaka-prayer niyo ako, ipaka-prayer mo ako, anak. Kasi naplos na aking buong katawan, na-alarge ako sa Clorox, kaya rin pong sabi niya. Kung bakit ang nangyayari sa'yo, nanay, ako. Nalalaplos na, hindi ko namalis yung damit ko. Pag inalis ko, talagang sasama na yung aking balat, sabi niya. Ngayon, tumawag po ako sa ating working teacher. Brother, nanding manalang, sabi ko po sa kanya. Brother, ang binabibiyanan ko, may problema po. Magpapaka-prayer po, gusto niyang panalangin yung kanyang karamdaman. Saan po siya? Nasa magla po ako. O sabihin mo, magsisisya sa mga kasalanan mo. At isipin niya kung anong nagawa niyang kasalanan sa Panginoon. Pag-pray natin, sabi niya. Alam niyo, pinag-pray po namin ng overnight yun, dumamo kami. Tapos Sabado, Linggo na naman, gawain na naman dito po. Kinalunisan, tumawag po ang aking biyanan. Anak, sabi niya, talagang napakagaling ng Diyos niyo dyan ang gagamit ka niya sa akin. Bakit po na yun? Alam mo, naligo ako ngayon, anak. Inalis ko yung damit ko, hindi na dumakita yung aking kwa. Tuyo na ang aking suga. Pinagaling agad ng Panginoon. Amen. Kaya, kung iisipin mo yung mga nangyayari na pagpagaling ng Panginoon, bakit hindi ka maglintot sa ating Panginoon kung siya lang talagang makapangyarihan at manggagawin ka na ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Amen. Praise the Lord. Lahat ng kapuri at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mong beloved Sir Narcis Abiluan sa kanya pong pasasalamat sa ating mga Panginoon. Praise God. Purihin na ating pinakamamahal na Pesu Kristo na siya po ay pinagpala rin na ating mga Panginoon sapagkat siya po ay may karamdaman noong araw mamay na maling ngunit na siya po ay makakilala at maglingkod sa ating mga Panginoon. Tunay po na siya po ay pinagaling na ating mahal na Panginoon sa Kristo mga minamahal. Hallelujah. Praise God. At noong araw mamay na mahal, hallelujah. Praise God. Isa rin po sila sa mga hallelujah, kumbaga, nauna, mga minamahal, amen, dito sa Bangar, mga minamahal nakakadalo. Mga minamahal, hallelujah, praise God, na galing pa sila ng Tagutin, mga minamahal, hallelujah, praise God, at talagang saksi din po sila, amen, kung paano po
lumago ang gawain dito, maminamahalim.